Balik tayo sa ating channel, guys. Kalimay online po. Ayan, Biyernes na naman. At dahil Biyernes ngayon, maganda ang ating mga ipakikitang barya, guys. Napaka-unique and rare air coins po ang ating magiging main topic. Ayan. Pero bago natin saksihan yan, mamaya huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para updated kayo. Ang unang coin kay Roy Flores, idol. Ito kaya anong klaseng error to? Tingnan natin at alam mong error, no? Kaya error nga ang iyong 5 piso. Ito yung mga grease error. Grease error ang iyong coin, Roy Flores nga. Kaya siya nagmukhang parang lumang-luma na, no? Pero error nga yan, kasi makikita mo naman, di ba, na hindi siya man-made, di ba? Iba kasi, guys, pag sinadya eh, di ba? Next, kaya Odd na L ni Mura PTPA. Magandang umaga po sa ating lahat, idol. Share ko lang po, idol, year 2001 piso na magnetic cross. Maraming salamat, idol. God bless po. Karangalan ko, lit, idol, kung sama content mo, coins ko. Ayan, karangalan din natin yan. At salamat sa pagtitiwala. Ito lang yung coins. Tingnan natin, ano. Year 2000, eh, no? Kung titingnan nyo nga, guys, mukha siyang pros, eh, no? Makikita nyo yung parang umiikot na kinang ganyan ang katangian ng mga pros coin. At sa kanyang reverse, ganun din. Actually, hindi po ito pros. Ito po ay mga mid-cluster. Kasi yung mga mid-cluster na yan nga ay napagkakamala nating mga pros. Magkaiba po yung kasi ang mga pros coin, guys, ang detalye ng book ni Jose Rizal doon ay mas pinong-pino. Ganun po yun eh. Yun po ang isa sa magiging palatandaan ninyo. At karamihan sa mga pros, ang reverse die po niya ay reverse 3. Ayan o. Kasi itong kanyang year 2000 na die 1 siya eh. No? Mukha lang siyang pros kasi nga siya po ay mint luster coin. At maganda itong i-collect kasi sa mga year 2000 eh bihira din tayo makakakuha ng gato yung mga mint luster. Kadalasan hindi sila hindi ganyan, hindi siya mint luster. Okay, next kaya si Talikante. Meron po ako 10 pesos error. Tingnan natin yung kanyang error nga to. Kasi may nakita na rin tayong ganito eh. Hindi naman din na pwedeng yung ganyan, no? Masasadya mo yan. Tingnan mo mabuti, guys. Hindi kaya sadyain yan na ang pupudpudin mo lang eh yung mga portrait at eksaktong-eksakto doon sa pinaka lining niya, no? Yung portrait niya. Ayan, no? Die adjustment strike error ang yun sa 5 piso. Next, kay Boyet Perez. Ito po kaya magkano? Salamat. Ayan, salamat din, Boyet. Tingnan natin ang iyong 5 piso NGC. Ito. At napansin ko, guys, na ang kanyang coin ay error nga. Ayan, no? Makikita nyo yan, no? Merong mga... Nakita nyo yung bilog, no? Ayan yung Banko Sentral ng Pilipinas yung logo, eh. At dumoble siya rito. Nagkaroon yan, yung bilog na yan. Bali, ang coin mo ay multiple striking ito. Yung mga ganito. Guys, no? At dito sa side na to, yan. Inscription po yan, eh. Ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kaya kung meron po kayong lente dyan, baka hindi nyo po pa napapansin. I-check nyo po, ano. Pero yung sinabi ko nga na inscription na yan, hindi po dapat yan nandiyan. Dapat andito lang po yan sa side na yan. Kasi meron ng division dyan, eh, di ba? So, nagkaroon siya ng multiple striking. Kaya, nagkaroon dyan. So, okay itong error coins mo. Magandang i-collect at pwedeng din natin itong ipagbili. Yung gantong klase mga error yung hindi ka na mahihirapan mag-alok, eh, no? Kung talagang gusto mong ibenta. Kasi pag na-post mo nga yan at may makakita, guys, na collector, sabihin ko sa iyo, sila na mismo yung mag-message sa iyo para bilhin yung gantong mga klaseng error coin. At siya nga pala doon po sa mga naghahanap ng mga kakaibang error coin sa akin pong page, marami po kayong makikita doon na ipinagbibili. So pumunta lang kayo sa aking page. Tignan nyo sa page community at tignan nyo din sa mga comment section at nandoon yung mga error coins, no? Libreng libre po kayo makipag-transaction doon. Ayan, siyempre
Ito na ang ating main coin, Samson Lazaro. Salamat sa pag-share nito at ipaliliwanag natin to, boss. Di manong tawag sa error na ganito. Thanks, no? Alam mo, Samson, major error ito. At hindi lang basta error to, pati yung pagkakapos mo, tagilid, no? Ayusin natin. Yan. So, hindi na tayo mahihilong kumilatis dito. Alright guys, ganito natin ipaliliwanag ito. At kailangan po kayong mag-focus dito. Pansinin nyo lang muna, no, kung meron kayong naaaninag dyan. Alam nyo, merong barya, may die ng isang barya na napunta rito sa surface nitong 5 piso. Ayan, no, napansin nyo ba? Tingnan nyo muna. Oh, may mga letters dyan, may logo dyan, at meron dyan yung waling-waling na makikita lang natin sa NGC. Di po ba? So ito, ganito natin yan, no? Gamitin natin, magagamit natin yung ating matagal na rin natin hindi nagamit yung supersonic zoom Bumpanis alien technology. Okay guys, isa-isahin po natin yung mga karakter, yung die na napunta rito para mas malinawan po kasi kayo, baka hindi nyo po kasi napapansin, ano? Unahin natin to. Ayan, so automatic siya nag-zoom. Ito na guys yung bilog. Tignan nyo ang inyong mga NGC dyan, mga 1 piso NGC nyo, at tignan nyo sa kanyang reverse. Makikita mo po yan, yung logo na yan, yung bilog na yan sa NGC. Di po ba? Ayan siya. So, ba't napunta dyan, di ba? Tapos, nakikita nyo itong linya na to. Ayan yung pinaka-division eh. Di ba? May pinaka-division dun eh. Yung guhit na naghihiwalay sa logo at dito sa may mga dahon ng waling-waling. Ito po yung mga dahon ng waling-waling kung hindi nyo napapansin. Ayan, sa part na yan, maaaninag nyo po eh, no? Mababanaag mo nga na meron nga bumakat dyan yung itsura o yung portrait ng waling-waling. Tingnan nyo pong mabuti. At tingnan nyo rin pong mabuti ang inyong mga hawak na 1 piso dyan yung may waling-waling. Oh guys, ang kita, di ba? Ayan, at paano naman natin masasabi na waling-waling nga yan? Tingnan nyo po sa part na to. Ayan, basahin nyo po. Itang-ita naman, kahit baliktad siya, mababasa mo na siya po ay waling-waling. Guys, so, ano po masasabi nyo? Alam nyo, itong mga error coins na to, ay talaga masasabi natin mga extremely. Hindi mo nga lubos maisip kung paano nangyari ito eh, no? Die class error. Pero talaga nga napaka-unique yung die ng 1 piso ay napunta rito sa obverse ng 5 piso. Di ba? Kitang-kita naman po ang mga ebidensya. At sino ba naman mag-iisip pa na ito ay man-made? Sino ba ng mga Poncio Pilato o Herodes ang makakagawa nito? Hindi po yan magagawa ng tao. Ito po ay nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang pagkakalimbag. Kaya tinatawag natin mga die class error. At meron akong nakita mga die class error sa ibang bansa, no? Yung reverse niya napunta sa kanyang obverse, no? Ito iba eh. Yung ibang pera eh, yung die nun ay napunta rito. So mag-comment kayo kung may alam kayo kung bakit nangyari ang mga gantong die class. At kung alam nyo na guys, paki-comment sa ating comment section para malaman ng ating mga viewers. Ayan po ang inyong magiging assignment. So ayan guys, ang kabuuan ng ating content. Napakaswerte na may hawak nito. At sana eh, kung ipagbibili mo ito eh, sa akin na lang, ano, huwag nagkaroon ng pera at makaluwag-luwag. At alam ko, hindi mo basta-basta bibitawan yan dahil nabigyan na natin yan ng paliwanag. Alright, hanggang sa sunod guys. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalilimutang mag-subscribe. God bless you all po. Out na po muna tayo.